Good day mga kaalaman, welcome po sa ating channel Kaalaman PH na magbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman sa paghahalaman at iba pa. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong aking ginawang hydroponic setup, snap hydroponic setup gamit ng mga empty plastic bottles. So gusto ko munang batiin yung mga kaalaman natin dyan na mahilig sa snap hydroponics. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito pong aking ginawang setup ay gawa siya sa empty plastic bottles ng toyo, soka at saka mantika. 1 liter po ang capacity nitong isang bote. Nilagyan ko lamang siya ng butas, 2 butas sa bawat isang bote. So alam naman natin dyan sa mga mahilig dyan sa hydroponics, na hydroponics, na ang common pong na ginagamit natin bilang growing box ay itong mga fruit box gaya nitong isa na madalas nating makikita sa mga supermarkets, na nilalagyan ng prutas sa mga tindahan. Pero katulad dito sa amin, namomroblema po kami kung saan kami pwedeng makabili ng mga styrobox gaya po nito. So kung kagaya ko na wala kayong mga growing box or styrobox na pwedeng gamitin sa snap hydroponics, ay pwede po kayong mag-improvise, mag-recycle gamit ang mga bote kagaya po nitong aking ginawa. So kung gusto niyo pong makita kung paano ko ginawa itong setup na ito, ay bisitahin lamang ang link at i-click ang link na ilalagay ko sa description nitong ating video. Ang gamit ko nga palang liquid nutrient solution ay itong gawa ng Institute of Plant Breeding, UP Los Baños. So meron dito tayong Snap A at saka Snap B. So sa paghahalo nitong ating liquid nutrient solution ay kailangan lamang natin ng 10 litrong tubig. So ang ginagawa ko dito ay naglalagay ako ng 25 ml nitong Snap A, tapos ay imimix ko dito sa ating nakahandang tubig. Pagkatapos ko magmix, ay kukuha ulit ako ng 25 ml nitong Snap B at saka ko ihahalo dito sa ating 10 litrong tubig. So sa tubig nga pala nga na aking ginagamit, ay gumagamit po ako ng tap water o yung tubig mula dun sa poso. Basta huwag pong gumamit ng tubig na galing dun sa mga gripo, gaya nung sa nawasa, kasi meron po yung chlorine na ginagamit po sa pag-treat ng tubig. So hindi po siya natin pwedeng gamitin. So po itong aking tubig ay nahaluan ko na kanina itong Snap A at Snap B, so pwede na natin itong gamitin or ilagay dito sa ating mga growing bottles. Sa paglalagay ng liquid nutrient solution ay kailangan i-estimate po natin na sumayad yung pinakailalim ng ating styrocups na ginamit sa ating bunla. Kasi pag hindi po umabot yung pinakailalim ng ating styrocups, ay hindi po makakakuha ng nutrients yung ating tanim mula dun sa tubig na nilagyan natin ng Snap A at saka Snap B. So mahalaga rin na i-harden muna yung ating mga punla para tumubo na yung ugat sa ilalim ng ating mga styrocups. After po nating malagyan ng tubig na may liquid nutrient solution itong ating mga growing bottles, ay pwede na tayong maglagay ng ating mga punla na itinanim natin sa ating mga styrocups. So ito na yung ating mga punla. Ito po ay petchay. Bali 1 week na po ito mula na tayo maglipat tanim mula dun sa ating punlaan papunta dito sa ating mga styrocups. So ito po pala ay fruit box, styrobox na nilagyan natin ng plastic para hindi tumagas yung tubig. So ito yung tubig na nilagyan din natin nung liquid nutrient solution. The same po yung mixture dun sa ginamit natin dun sa ating growing bottles. So kung mapapansin nyo, meron na pong ugat na lumalabas dito sa ilalim ng ating styrocups, kasi 1 week na po siya, so nakapag-adjust o naka-recover na yung ating punla mula doon sa stress na naidulot ng ating paglilipat tanim. So ang advantage po nito, kasi ready na po yung ating punla na mag-absorb ng nutrients doon sa ating liquid nutrient solution nilagay sa ating growing box. So itong ating mga styrocups ay ilalagay lang natin dito sa butas na ginawa natin dito sa ating mga plastic bottle. So tulad ng sinabi ko kanina, kailangan lamang natin ng 2 piraso ng punla sa bawat isang plastic bottles. Kasi yun lamang po yung kasya dito sa ating plastic bottle. Kasi pag sumobra ay masyado na pong magkakadikit-dikit yung ating mga halaman. So hindi rin po siya tutubo ng maganda. So ipasok lang natin dito sa butas, siguruhin lamang natin na sumayad yung pinakailalim ng ating plastic bottles doon sa liquid nutrient solution na inilagay natin sa ating growing bottles. So kukuha ulit tayo dito ng isa at ilalagay natin dito sa ating growing bottles.
Oh, so tulad po nito, so kailangan natin punuin lahat itong ating growing bottles. After po nating mailagay lahat ng ating tunla dito sa ating growing bottles, ay ganito na po ang magiging itsura nitong ating snap hydroponic setup. So kailangan na lamang natin po maghintay ng ilang linggo bago makapag-harvest nitong ating tanim na pechay. So sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating video na pwede nyong magamit sa inyong paghahalaman gamit ang snap hydroponics. So bago po matapos ang video nito, huwag po natin kalimutan na i-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please subscribe to our YouTube channel, Kahalaman PH. Yun lamang po. Salamat.